Ayan, good morning mga bossing. Ngayong araw na to, mag-aayos tayo ng sirang phone. Samsung J7 ito. So, tingnan natin. Madali lang naman siguro. Power button ang sira. So, open muna natin. Tapos, tingnan natin kung paano. Pero, bago yan, saksak muna natin para makita nyo na gumagana pa rin siya. Gumagana pa rin siya. Kaso nga lang, hindi na kasi na on. Kasi nga sira yung power button. O ayan, nag-charge pa rin siya. So nga lang, ang problema natin, hindi natin siya ma-on. Kasi nga, sira yung power button. Ayan, hindi natin masukit. Yun ang ayusin natin ngayon. So, una, tanggalin muna natin ang battery. Tapos, tanggalin natin lahat ng screw. Pero, kailangan natin ng tools. Tools natin, kahit na maliit na screwdriver lang. Tsaka, puller. Just in case na hindi natin makuha yung maliliit na screw. So, tanggalin muna natin lahat. So, ito kasi, nagtanong-tanong na ako sa mga cellphone repair shop. Tapos, sabi nila, aabot ng may 800, may aabot ng 1,000 plus, depende. Meron pang nagsabi sa akin, wala daw kasi silang kwan, stock ng power flex at saka power button. So, mag-order daw ako sa kwan, Shopee or Lazada. Tapos, pag dumating na daw, ibalik ko na lang daw sa kanila para sila na lang ang mag-ayos. Eh, nung tinignan ko sa YouTube kung paano, parang kaya ko naman, kaya ako na lang gagawa. Kaysa naman magbayad ako ng 800 or 1,000 plus. Karamihan ang nagtanungan ko kasi 1,000 plus yung bayad. Eh magkano lang yung power flex? Parang 150 or less than 150. Tapos yung sa mga power button niya, set na kasi yun. Kung bibili ka ng power button, kasama na yung sa may volume button. Kaya isasama na rin natin, papalitan mamaya yung power button at saka volume button. Pero importante yung sa may power flex niya, papalitan natin. So lahat tanggalin muna natin yung screw para ma-open yung sa may cover niya sa labas. Madali lang naman yung tanggalin na kapag kakon. Kapag natanggal lahat yung screw. Ayan, last screw. Pag natanggal natin yan, madali na lang naman yan kapag kakuan. Pag natanggal na natin lahat. Siguro doon yung natanggal lahat. Okay. So, pagkatapos niyan, kuha tayo ng sharp. Anything na sharp. Yung sa akin kasi ang gamit ko yung sa precision knife. Pero, kahit ano, basta pang sukit lang doon sa may cover niya na plastic sa labas. Cover ng motherboard ng cellphone natin. Sugitin mo lang para matanggal. Madali lang naman yan. Basta natanggal mo lahat ng screw. Pero ako dito, nagkakaproblema ako dito kung bakit ayaw matanggal. Na kapag natanggal naman lahat ng screw dyan, dapat natanggal na lang madali yan. Kaso nga lang ako, nagkakaproblema. Eh, ayaw ko namang sobrang pilitin kasi baka ma-crack or ma-putol yung plastic cover ng phone na yan tinatanggal ko. Yun pala, may isa pala akong nakalimutang screw nandun nakatago sa may warranty sticker. So, dun sa likod ng warranty sticker na yan, may screw pa na isa. Kapag sinira mo kasi yung warranty sticker na yan, wala na. Siyempre, warranty, di ba? So, tinago talaga nila para kapag babaklasin, automatic. Alam mo na sira. Ayan. May nakatago dun sa likod na isang screw. Warranty sticker. Kapag natanggal mo na yan, yan, tanggal na. Kapag natanggal mo na, wala. Ang bilis lang tanggalin. Ayan, no. Ang lain ng problema ko kanina. Bigla akong naisip dun sa warranty screw sa likod. So, ayan. Kapag natanggal mo na yun, tanggalin mo ang next na tatanggalin mo dyan yung connection ng LCD at saka yun, ewan ko kung ano yung nasa baba, basta yung nasa taas LCD yan, so i-disconnect mo lang yan kahit anong sharp lang, dahan-dahan para hindi maputol yung mga maliliit na nakakabit, tapos dun sa baba tanggalin mo din. Pag natanggal mo yan, wala nang screw tatanggalin dyan, madali na lang yan tanggalin. So, i-lift mo lang yung parang motherboard. Tanggal na yan. Ayan, tanggal na. O, ganun lang kabilis. Tanggalin. So, ngayon, ang next natin gagawin ay yung sira. Bali, yung sira ay yung power flex.
tanggalin natin yung power flex. Ganun din. So, tanggalin lang ulit. Dahan-dahan lang para hindi naman kuan. Dosira na yan. Pero dahan-dahan kasi yung mga nakakabit na maliliit na parang connector niya. Baka maputol. So, kailangan mo lang tanggalin yan. Dahan-dahan tanggalin. So, ayan. Umuusli na yung sa may power flex niya. Ilain mo na lang yan. Pero sira na kasi yan, kaya okay lang na masira talaga. Pero ako dyan, akala ko yan lang ang tatanggalin na naman. Kaso nga lang, hindi pala. Meron na naman pala. May naiwan dun na parang bakal niya na connector. Kailangan tanggalin yung buong yun. So yan palang natatanggal ko. Yung sa may power flex mismo. Pero may nakadikit pa dyan pala na parang bakal din lang na connector. Ang next, kunin natin yung, pag natanggal mo na yan, pwede na kunin natin yung kwan, binili natin sa Shopee. Ito, halos isang bando mating. Halos isang bando mating tong mga to kasi galing ng China. Wala naman sa Pinas. Puro China yung mga yan. Puro China. Salamat, China. And, so, kung gusto nyo, mag-repair. Madali lang yan. Basta, wag mo isiping masira. Pag nasira yung phone mo, edi sira. Pero hindi naman. Kayang-kaya nyo din yan para makatipid ng konti. At least natuto pa tayo. Diya. So, ito, power button tong mga to. So, volume button, yan. Saka power button. Yan ang tawag dyan. Oh, power button, saka volume button. Palitan na rin natin ng volume button to mamaya. Total may bago naman para at least bago. Ito yung power flex. Pareho din lang na shop yan. Kaso nga lang magka-separate kasi. Ay hindi, hindi para magka-parehong shop to. Yung dalawang to. Mas mura kasi dun sa kabila yung power flex nila. Ito power flex naman to. Ayan. So dito sa power flex na to, nakita ko kailangan pang tanggalin yun. Bakal na nakakabitan nung plastic na power flex. O, kailangan kong tanggalin ulit. Tanggalin ulit natin. O, pasensya na mga bossing kasi wala tayong pag-recordan ng maayos. Maingay ang paligid. O, importante naririnig naman natin yun. So, sukitin nyo lang ulit dahan-dahan yung sa may naiwan na parang bakal niya na connector. Iyan, sukitin nyo lang ng sukitin mga bossing. Basta dahan-dahan lang para hindi naman maapektuhan yung mga maputol yung lalagyan ng power button. Tapos hilain mo lang hanggang matanggal. Bilis lang naman matanggal yan kaso nga lang yung sa akin talagang hapit talaga. Kasi pag ikakabit mo na yan, mabilis lang. Importante matanggal mo ng maayos na hindi napuputol yung plastic na maliit dun sa may power button niya. Lagayan ng power button. Tiwala lang. Tiwala lang sa sarili. Pag nasira, edi sira. Hindi na, natanggal na. Ayan. Ayan yung sinasabi ko sa'yo. Sa inyo. Yung sopan niya, bakal niya. Nakasama dun sa power flex. Ayan, no? Dapat kasama yan dyan. Kaso nga lang, naiwan. Nung paghugot ko, naiwan. Tinatanggal din pala yun. Ano yan? Di bali, sira naman na yan. So, ilalagay natin ngayon yung bago. Yung bago. Bago. There. Sana may lagay natin na maayos. Sensya na maingay paligid. Ayan. Bale yan. May kwan pa yan. May maliit na plastic na nakakover. So, yung plastic na blue. Ayan. Kailangan natin tanggalin muna yan. Sukitin nyo lang yan. Ayan. Tingnan nyo kung pareho ng kung na pareho yung nabili nyo. Pareho naman. So, bago nyo ilagay, siguraduhin nyo munang ilagay yung power button muna. Yan. Power button munang ilagay nyo bago yung power flex. Para mailagay nyo ng maayos yung power button. Kasi kung lagay nyo na yung power flex, mahihirapan kayo ilagay yan. Kasi parang ipit na siya. So, ilagay nyo muna yung power button. Pag nailagay nyo na, saka yung power flex.
dahan-dahan lang din kasi baka maputol. Maliliit lang kasi ang mga pesa na yan. Pero okay lang yan, basta konting ingat lang sa paglalagay. Kaya natin yan. Tapos i-push mo, pag nailagay na, i-push mo palabas para umusli pa rin siya. Pag okay naman na yan, so ang next natin dyan, yung power flex na. Power flex, ayan. Pero siguro din yung natanggal yung plastic bago nyo ilagay na iipit. May plastic yan, ayan, yung blue. Ayan. So kitin nyo muna ng sharp or kahit na ano, basta matanggal nyo. Ayan. Cover niyan nung connector niya. Doon sa may parang motherboard ba tawag doon, ewan ko. Stand. No, pag natanggal niyo na 'yan, 'yun, yung cover. Pag natanggal mo na, pwede mo na 'yang isuksok. Ipupush mo lang 'yan pababa, mga bossing. Ipupush lang 'yan pababa. Ayan. Pag na-okay na, siguraduhin yung nakaayos din yung power button ha, bago nyo i-push pababa. I-push mo lang yan ng pababa hanggang mag-lock. Mararamdaman mo na yan kapag nag-lock. Yan. Yung puller na yan, baliktad yan, bossing ha. Yung mas makapal na part yung pinangtutulak ko. O, nasa inyo na kung paano nyo gagawin, pero ako yan yung ginamit ko kasi yan na yung accessible. Yan. So kung okay na, okay na, ilagay mo yung sa may ano na yun, connector na nya. Ayan, ito pabaliktad yan. Basta makikita nyo rin yan pag kinabit nyo, para maikabit lang sya dun, so may kakagat lang sya, parang lock nya. Dahan-dahanin nyo na lang pag push, baka naman mabutas o halt na na. Yan, pag okay na, testingin, pindutin kung gumagana. Yan, pag yan, pindutin mo para matesting mo. So, ang next natin, yung power volume. Total, may bago tayong power volume. Palitan na rin natin yung power volume. So, i-push mo lang yan paloob para ma-ipit mo siya ng coin or makuha mo siya ng puller. Yan. Sira na rin, dapat magka-connect yan. So, luma na yung rubber nyo. May rubber din yun ng konti, maliit lang. So, kunin mo lang yan. Dandanin mo lang pa rin para hindi mabali yung plastic nung pinaglagyan nung kwan. Pinaglagyan ng power button dun sa may katawan ng phone mo. Importante matanggal mo. Kahit medyo matagalan ka, kagaya ko, hindi naman ako expert, first time kong gagawin. So, importante maayos nating magawa. Tapos hilain natin palabas. Yun nga lang, medyo mahirap kasi kwan na siya. Medyo sira na. Sira na rin. Gumagana pa rin yung volume button niya, pero napupudpud na rin pala sa loob. So sinama ko ng palitan. Total may bago naman tayo. Set na kasi, hindi pwedeng isa-isa, power volume at saka pan. Volume button. Volume button at saka power button. Mas mahirap kasi kung isa-isa. So, ito yung volume button. So, ang paglagay niyan sa loob, ilagay mo lang din sa loob kasi may rubber yan na nakakunik. Or plastic. I-shoot mo lang yan na dahan-dahan para hindi maputol. Make sure mo na maganda yung pagka-shoot. Yan. Pag shoot na, itulak mo, baby. Itulak mo palabas. Ayan. Pag naitulak mo ng palabas, okay na yan. So, ang next natin gagawin, ibalik natin yung motherboard ba yan? Ewan ko anong tawag dyan. Basta yan. Ibalik na natin. Para pag naibalik na, okay na siya. Wag ng konti lang. Para matanggal naman yung mga plastic. Ayan. So, dahan-dahan para hindi mabali yung sa may connector ng screen. Magfi-fit naman yan. Mararamdaman nyo naman. Pag fit na siya, i-push nyo lang ulit yung sa may connector ng screen niya. Ayan. So, secured nyo muna. Tapos, i-push mo lang yun. Pero bago yan, i-check mo muna kung maayos yung pagkakabit ng power volume.
check muna para hindi na naman i-reopen, i-close, open, close, open. Check mo muna mabuti bago mo i-close na kung gumagana ba lahat yan. Mararamdaman mo naman yan pag pinipindot mo kung okay siya. Ayan. So okay na siya. Ilagay mo lang yan. I-push mo lang yan ng daan-daan yan. I-push mo lang yan. Mararamdaman mo naman pag pumasok na yan. Pag pumasok na, okay na. Tignan mo lang, baka maputol naman. Ayan. Pag okay na, doon naman sa kabila. Ewan ko kung anong connector to, basta may connector na maliit din dito sa baba. Ayan. Yung home button siguro, ewan ko. Ayan. Pag okay na yan, wala ka namang ikakabit na tornilyo na dyan. O diretso na yan na ikakabit natin yung plastic cover. Pag okay na lahat, double check kung napipindot ba siya ng maayos, may litik ganun na sound. Ayan. Kung okay naman lahat, pag na-check mo naman na lahat, okay na, di ibalik na natin yung plastic cover. Ayan. So ito na naman yung medyo matagal kasi madaming maliliit na screw. Ayan, ibabalik lang naman natin yan. Pag naibalik na natin yan, okay na. Sarap sa pakiramdam na natapos ang trabaho ng maayos. Oh my God! Wow! Pag nilagay na, dandanin. Makikita mo naman at mararamdaman mo yan kapag pumasok na talaga. Sarap sa pakiramdam. Pag pumasok na, diba? Sarap sa pakiramdam pag pumasok na yan. Pumasok na kasi masarap sa pakiramdam kasi natapos mo din ng maayos yung trabaho mo. So, lagay natin ang tornilyo. Lagay, ang dami niyan. So, nood na lang muna kayo. At least mga bossing kapag kayo kasing gumawa. Kung may masira ulit, alam niyo kung paano gawin. Kaysa naman magpapagawa pa tayo, ang mahal. Sayang din lang kasi yung matitipid natin. Sayang talaga matitipid natin kasi 1,000 plus or kung gaya ka nung isa, sabi niya. Parang 350 lang or 500 sabi niya, pero ako mura yun. Kaso nga lang ako ang bibili ng power flex at saka mga power button niya, volume button o kung anong mapapalitan ko, akong bibili daw. Tapos kapag meron na, saka ako na lang ibabalik para siya ang mag-ayos. Pero tingnan mo lang, hindi naman ganun kahirap. Ako na lang mag-ayos. Hindi malaking tipid, at least natuto pa ako, di ba? So kung kaya nila, kaya ko. Kaya mo din yan, bossing. Experience lang. Kaya natin yan. Trip. Kapag natapos na yan, ayan, roskas mo na lang lahat diretso. Ikot. Pero yung pag pinapaikot mo yung mga screw na yan, mga bossing, dapat hindi masyadong kun. Hindi masyadong super higpit. Kasi baka naman malos thread yung mga screws mo. Next time na i-open mo yan, mahihirapan ka na. Importante yung maramdaman mo lang na medyo mahigpit. Huwag mo masyadong higpitan. Basta nag-lock, importante nag-lock, okay na yun. Pag masyadong mahigpit yan, gaya nung kanina, hirap buksan. Baka malos thread, di mo na yan mabubuksan. Kapag okay na yan, naisara na lahat. Ayan, okay na. Success tayo mga bossing. Nakagawa na naman tayo ng isang sirang phone. Ayan, double check kung nakalak lahat. Pero huwag masyado, gaya nang sabi ko, huwag masyadong ipihit ng sobra. Yung eksaktong nakasara lang, eksaktong nararamdaman mo lang yung resistance ng higpit ng screw niya para madali mo din buksan in future kung sakasaling bubuksan mo na naman. Ayan, so okay na. Nailak na lahat. Check ng button, gumagana naman, may naririnig namang naipipress. Subukan natin, lagay ang battery. Pagkatapos, cover ng phone. And, wala. Ayan, okay na. So, testingin na lang natin, bossing, kung maayos ba yung trabaho natin o hindi. Kung mag-o-open ba yung phone o hindi. I-charge natin. Tingnan natin kung ma-open natin mga bossing. Sana mag-open. Para makita natin kung maayos. Tiring! Siyempre, nag-charge yan kasi hindi naman sira yung charging port nya, di ba? So, tingnan natin kung gumagana yung nilagay nating power button and power flex. Yep. Yun, success! Salamat sa panonood mga bossing. Sana mag-subscribe naman kayo para sa support. And thank you so much. God bless.
Thank you sa panonood ulit.